Isa sa mga controversial na manalaro itong si Paul George. Hindi matapos-tapos ang mga slander patungkol sa kanya. Kesyo nagjo-choke sa mga crucial na mga minuto at hindi raw makabuhat ng koponan. Pero sa kanilang laban kontra sa Phoenix Suns ay pinatunayan mismo ni Paul George na kahit na wala si Kawhi Leonard ay kaya niyang buhatin ang LA Clippers. Pero yun nga lang, hindi pa rin nga sapat ang kanyang ginawa at sila pa rin nga ay natalo ng Phoenix Suns. At maging si Shaq ay nanawagan sa kanyang mga kritiko na tumigil na sila kay Paul George dahil napatunayan niya na ang kanyang sarili. At maliban kay Shaq, para mismo kay Nicholas Batum, binuhay mismo ni Paul George ang kanyang sarili at ipinakita sa lahat na siya pa rin nga ay isang big time player sa ligang ito. At dagdag pa niya, deserve ni Paul George na purihin ng buong mundo dahil sa kanyang ipinamalas. At samantala, para mismo kay Colin Cowherd, dapat na mangamba ang Lakers sa next season dahil maraming koponan ang babalik na malakas sa susunod na season. Isa na nga dito ang Golden State Warriors at ang Denver Nuggets na kung sakaling hindi sila makakuha ng mga dekalibring manlalaro o pangatlong superstar na siyang tutulong sa kanila, siguradong mamaniin lang sila ng ibang koponan. Kung saan para mismo kay Colin Cowherd pinayuhan niya ang Lakers na i-trade na lang itong si Anthony Davis upang makuha nila si Damian Lillard. Dahil ang isa sa mga nagpapalabo kay Damian Lillard na mapunta sa Lakers ay dahil sa kakulangan ng asset ng Lakers na ipapadala kay Damian Lillard. Pero para mismo kay Colin Cowherd, hindi na makakatanggi pa ang Blazers dito pag si Davis na ang kanilang ipapalit kay Damian Lillard, dahil dagdag niya pa, may counting panahon na lang si LeBron sa liga. At kaya ang pag-trade kay Davis para kay Lillard ay siyang nararapat na hakbang para sa Lakers. At kaya para sa kanya, bukas kaagad iti-trade niya si Davis para kay Lillard upang mabigyan ng tulong si LeBron. Pero para sa inyo mga sir, dapat nga ba talagang pakawalan ng Lakers itong si Anthony Davis upang makuha lang si Lillard? At sa ating huling balita mga sir, ayon mismo kay Tony Pesta ng Blue Man Hoop, dapat na mag-trade ang Warriors para kay Joe Ingles ng Utah Jazz upang mabigyan sila ng karagdagang firepower, kung saan itong si Joe Ingles ay isang certified sharpshooter sa 3-point line. Kung saan na para makuha itong si Joe Ingles ay kinakailangan na magsagawa dito ng sign-in trade ng Warriors kay Kelly Oubre Jr. kung sakaling hindi na nga babalik pa si Kelly Oubre Jr. sa kanila. At para mapakinabangan pa itong si Oubre Jr. ay papasok nga siya sa sign-in trade upang i-trade na lang kay Joe Ingles, kung saan para mismo kay Tony Pesca, babagay talaga si Joe Ingles sa sistema ng Golden State. Magaling siyang pumasa, may depensa at sharpshooter pa sa labas. At maliban nga dyan, hindi siya makasarili. At kaya bagay na bagay talaga itong si Joe Ingles sa Golden State. Sa ngayon nga, siya ay nag-average ng 12 points per game, 4.7 assists per game at may 45% sa 3-point line. At kaya kung sakaling hindi na talaga babalik pa itong si Oubre Jr. sa Golden State, maaari silang mag-trade para kay Joe Ingles. At bago tayo magtapos, shoutout muna kay Denmark Espinosa, Carl Joseph Carpena, kay Junikel Compañero at kay Jumar Alindahaw. Maging una sa ating mga balitang basketball, mag-subscribe na sa mga hindi pa nakasubscribe. And as always mga sir, mga ma'am, maraming salamat ho sa panunod.